Ito ang bahay ko. Dito ka titira. Alam mo, hindi ito gano'ng kalaki yan. Nay, okay lang ho. Alam ko, hindi ka sanay sa ganito. Pero... Nay, ano kayo? Kayo mag-alala. Nasisiguro ko, magiging masaya ko ako dito. Luisa, hindi kayo pwedeng umalis. Kailangan nating mag-usap. May importante akong sasabihin sa'yo. Umalis na tayo. Luisa! Bakit ba hanggang ngayon ang turing mo sa akin kalaban? Pagkatapos kitang iligtas kay Janice at pagkatapos kong pagmalasakitan itong kapatid mo? Sinong niloko? Kinidnap mo ang kapatid ko. Hindi totoo yan. Inuwi ko dito ang kapatid mo. Dahil iniwan nila siyang mag-isa sa bahay nila, Josefina. Gabing-gabi na wala siyang kasama. Pinabayaan nila ang kapatid mo, Luisa. Hindi man lang nila inisip na pwedeng may mangyari sa kanya masama dahil niniwan nila siya doon na mag-isa. Hindi ba, Maymay? Totoo po ang sinabi ni Tita Greta. Pero sinasama naman po ako ni Tia Beatrice. Pinili ko lang po ang magpaiwan. Kahit na. Kung ako nag-aalaga sa'yo, hindi ko papayagan na mangyari sa'yo yun dahil delikado. At sigurado ko, hindi mo rin gagawin yon, hindi ba, Luisa? Alis na tayo. Sigurado akong sabik na sabik ka nang makita si Luisa. Luisa! Luisa! Ay, may wala ko siya sa loob. Ha? Luisa! Josie! Josie, buti nandito na kayo. Si Luisa na kinagreta pa. Anong kinagawa niyo doon? Ngayon ba, hindi niyo pa nababawi si Maymay? Beatrice? Ay, kasi ayaw kami panasukin eh. Olo, nasamahan kita. Tamirin. Huwag na ho. Delikado si Greta. Baka po nang gawin sa'yo. Matalik kong dumabas si Tita Greta. Hindi niya kami sasaktan sa sarili niyang bahay. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit ba palaging binibigyan mo naman sa mga kahulugan ng mga kilos ko? Parang anak na ang turing ko sa inyong dalawa ni Maymay. Alam mo yan. Sige. Nakikita ko sa'yo na sarado na ang isipan mo tungkol sa'kin. At kahit ano pa sabihin ko, hindi ka na rin maniniwala. Ang hinihiling ko lang naman sa'yo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makapag-usap tayo sa ibang araw. Dahil gaya ng sinabi ko sa'yo, importante ang gusto kong sabihin sa'yo. Tungkol sa'yo, Luisa, at sa nakaraan mo. Sa nakaraan ko? Anong ibig ninyo sabihin? Akala ko ba nagmamadali kang umalis? Sige na. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Baka mamaya pag-isipan mo pa na nagsisinungaling na naman ako sa mga sasabihin ko sa'yo. O di kaya, pinipigilan ko ang pag-alis mo. Lumakad ka na muna. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Bakit mo pinabayaang umalis si Luisa? Akala ko ba gagamitin mo ina niya para matali siya sa'yo?
Hindi. Nag-iba plano ko, Ninang. Pababalikin ko si Luisa dito sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ano wala ba inong daan? Sobrang traffic dito eh. Magpaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag. Tukol dyan, nanakaw kasi sa akin yung mga yan eh. Noong gabi na magkikita tayo. Isa. Nagpunta naman talaga ako eh. Pero nahuli lang ako. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin. Pinapatawad mo na ako. Isa, wala akong kasalanan para patawarin kita. Sunduan natin na aayusin mo na kagad ang mga kaso ni Monching. Oh, eh bakit wala pa rin nangyayari? Bakit wala pa rin siyang court date up to now? Puro ka naman dahilan. I want results! Pwes gumawa ka ng paraan! Greta, relax. Hindi ba bilin ng doktor? Iwasan mong stress. Makakasama sa baby mo yan. Sino ba naman ang hindi may stress out, Ninang? Ang bagal-bagal ng abogado ni Monching. Nagbalik na si Paolo. Kailangan makalabas na si Monching. Kailangan makuha na niya si Luisa. Magbe-birthday na si Luisa. In 6 months' time. Kailangan makasal na siya kay Monching. Kung hindi mawawala sa akin ang lahat ng kayamanan ng mga Stewart, I will lose everything. Everything, Ninang. Ariel, siya nga pala. Siya ang chabitis mo. Magandang araw ho. Shadow ka lang ako. Formal yan eh. Ika nga rito. Tawa si Chabitris.
kasama ko yung pamilya niya. Lalong-lalo na si Luisa. Sana ko lumigay ang kaibigan ko sa piling ng mga mahal niya. Ilayon niyo kung sana si Paolo at ang pamilya sa mga anip. Sana pabayaan na sila ni Manining. Anong sino mang gustong kumuli sa katahimikan nila. Aalis ko kayo. Baka kasi nakaka-istorbo ako eh. Dad, isang pamilya lang tayo dito. Dapat nagsasama-sama tayo. Anak, isang pamilya nga tayo. Pero mukhang hindi tayo pwedeng magkasama-sama. Hindi pa panahon. Hello. Mr. Sebastian, Attorney Cayugan po ito. Yes, Attorney. Tungkol po ito sa demanda sa inyo ni Mrs. Greta Villafuerte. Bukas na po ang preliminary hearing natin sa Fiscal's Office. Sige. Darating ako. Kalimutan mo na si Paolo. Wala na siya. Hindi ko matatanggap yan. Mahal ko si Paolo. Mahal na mahal. Hindi ko siya pwedeng kalimutan ng ganun lang. Nagawa mo na yun minsan. Nakalimutan mo rin si Manuel, hindi ba? Parang naramdaman ko kami muli sa pag-ibig ko kay Paolo. Mahal ko siya higit kay Manuel, higit sa sarili ko at lalong-lalo na higit sa'yo! Maningay! Maningay! Anong ginagawa mo? Aalis ako dito. Susunod ako si Paolo sa Maynila. Thank you.
recuerdo de amor, alala ng pag-ibig. Recuerdo de amor sa puso'y nakaukit. Recuerdo de amor magbibigay lakas patungo sa pangarap na bukas. Recuerdo patungo